What's up, schoolmates? Grabe! Guys, napakatagal natin di nakita-kita and we miss you so much. At syempre, di ba, the wait is over dahil nandito na tayo sa outside world. Wow! Yeah. Outside world? Outside world. So medyo naninibago kayo, I'm probably sure, guys, dahil kami na naman ang inyong paboritong schoolmates Barkada. Same-same, but different. Dahil iba yung location natin ngayon, di ba, Gina? Tama ka dyan, Trisha. At bilang ito nga ang ating unang episode this 2023. Una ba? Bilang ito nga ang ating unang episode, schoolmates, ngayong 2023. Exoited na ako! Sa mga ating soon to be na location, di ba? Location lang? Location lang ba? Saan pa tayo mag-outside location? Actually, ngayon, from the studio, para tayo nasa gubat, guys, no? Gubat? Kasi hindi, we promote green spaces, Exactly. Yes. And malay nyo, schoolmates, sa mga susunod na araw, baka makita nyo na kami sa inyong mga schools. Wow, yes! Di ba, yan ang inyong aabangan. Pero, Trisha, Gina, bukod dyan, napakaganda ng salubong ng 2023 sa atin, schoolmates, dahil napakarami nating parangal na natanggap sa iba't ibang award-giving bodies. Siyempre, isa na dyan, ha? Itong Green Zeal for Excellence, yes, and Empowering and Giving Voice to the Filipino Youth mula sa Gawad de Sal Yuneta ng De La Salle Araneta University. Maraming salamat po, no? That is Ito right. Ito ay patunay lamang, di ba, na yung ating ginagawa ay nasa tamang landas. At siyempre, pagpapatuloy natin ang ating ginagawa to give voice for the youth at syempre, i-empower pa sila sa mga napapanahong issue ng ating bansa. Right. At syempre, I'm pretty sure excited kayo lahat sa ano yung magiging topics din natin today. Pero bukod doon, dahil nga award, hapot awards tayo since start of the year, nakatanggap din tayo ng special citation. O, hala, matapos na. But wait, there's more. Kita rin naman po sa aming screen ngayon, no? Ito po yung dalawang awards na nakuha natin, which is the Special Citation for Youth Program Award sa Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University. I'm pretty sure nakita nyo rin, schoolmates, yung naging interview namin doon, no? At syempre, we are also recognized as the Pop TV Youth-Oriented Program of the Year. Diba? Hakot awards talaga, guys. Mula naman yan sa Philippine POC Awards. Nice. Yes. At syempre, Gab and Trisha, di pa dyan nagtatapos dahil talaga namang for the hakot ang for award. The hakot. For the hakot. I yes. At di pa nga parang sabi nila, award. Award. Yeah. Award na award talaga ang schoolmates. Dahil this year ay may isa pa tayong matatanggap mula sa GEMS or Guild of Educators, Mentors, and Students ng Hiyas ng Sining Awards as the best TV program for documentary, educational, and informative category. Ayan. Diba? Ang dami natin nakukuha mga awards, but I think, di ba, no, schoolmates, hindi naman kami nandito para lang sa awards. Yes. Exactly. Di ba? Nandito kami para sa inyo. Sana mas patuloy niyo kaming pakinggan. Yeah. Kasi hindi namin ginagawa itong show na ito para lang kami mag-usap. Gusto namin kayo involved din kayo. Kaya naman, ano, di ba, youth, giving voice to the youth. Yeah. And empowering them, di ba? Yes, kasi, correct. Siguro, isa na lang din yun sa mga reason kung bakit nagpapatuloy tayo sa ating advocacies, di ba? Tsaka bonus na lang sa amin yung schoolmates na magkaroon kami ng award. Kasi yung drive namin to inform you and give you what's the best possible solution out there na maiisip ng ating mga kabataan sa mga issue ay tawag dito, yun yung mas mahalaga. That's what more important, diba, kesa dun sa mga achievements natin. So we're very happy na talagang na-recognize pa rin kami even though we're just really doing our best para yes. sa inyo. Tama kayo, guys. Bonus lang talaga. Correct. And after 8 years, no? After 8 years! Grabe, 8 years! 8 years na tayo! 8 years na tayo? Oh. Ah, joke! Sana lahat nagtatagal. After 8 years, guys, ng schoolmates, syempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating mission and vision, which is i-represent ang napaka-importanting sektor, ang mga kabataan. At syempre, para pag-usapan yung mga issue ng ating bayan at matulungan kayo, schoolmates, sa mga desisyon na gagawin nyo, hindi lang para sa sarili nyo, sa pangarap nyo, pero maging sa mga nangyayari sa ating paligid. Correct. At gusto namin magpasalamat ulit sa lahat ng award-giving bodies para sa pagsuporta, no, sa atin na talagang mapakinggan pa tayo ng mas maraming kabataan. But, schoolmates, para sa inyo, again, yung mga bawat tagumpay na nakukuha namin. At parte kayo ng bawat episode na meron tayo sa schoolmates, just like this one. Kaya naman, excited na kami kung ano ang magiging first topic natin for the year. Yes. For the year. Yan.
Guys, ito, ibang-iba na yung panahon natin. Tingnan nyo naman, meron tayong hashtag IKM. O di ba, nag-develop hashtag tayo. Hashtag IKM, eSchoolMates. eSchoolMates. Hashtag iConnect mo. iConnect mo. Correct. Ong Sim, galing mo doon. But anyways, changing lang din no, yung topic natin. In times of change, ibang-iba na yun, technology natin, music, arts, ibang-iba na yung panahon, even setup natin sa schoolmates, di ba? Malaking bagay yung social media. Saan yung nag-influence sa atin for these changes to happen? And continuously pa rin natin na de-develop ang isa't isa through not only yung iba't ibang aspects ng kultura natin, the way we communicate, patuloy pa rin siya nag-de-develop. And it's also because of social media. Tama ka dyan, Tricia. I really agree with you kasi tsaka importante din siguro na ano no, ang isa sa mga tinuro sa atin dito sa schoolmates ay yung maging critical thinkers tayo. That's right. Para na din ano, maging responsible tayo sa paggamit ng social media. Yes. Right. Kaya naman in relation to that, Tricia Gina, sa pangatlong pagkakataon para sa ikatlong social media fest ng Lyceum of the Philippines University, pag-uusapan natin yan kasama ang mga ilan sa sikat at kinikilalang mga social media influencers. Yeah. Yan ang ating tampok sa Schoolmates Campus Journal. Pinoy Social Media Fest po is to create a platform to discuss the most pressing issues concerning the social media, society, and digital. Ito po yung advocacy and objective po ng Pinoy Social Media Fest, the Lyceans and other people po na maging pioneer ng advocating responsible of social media. Mahalaga po na mag-share po tayo ngayon ng mga fact and reliable resources po. Kaya po na maging critical thinking and maging responsible po tayo sa paggamit ng social media. There's so much power in your voice and your ability to communicate well. As a content creator, I'm just more and more careful and more aware of what it takes to be a responsible content creator. What I realized is that we really need to go out of our way and go offline to make these connections happen in order to really allow people to understand that if I know something is important that needs to be said, I will have to say it in the simplest way possible, what I am trying to be mindful of moving forward. Ang pagpasok ko sa social media or content creation is a big risk. It's either it will make you or break you talaga, ganun. Take note of the responsibility na dadalhin mo. Once you gain at least 10 followers, that's still a followers. Parang that's still followers. May tao ka pa rin na i-influensyahan. So you have to think of things na mabuti, makakabuti rin sa kanila. Use your platform wisely. You watching this, you being here, you participating every day sa social media means na meron kang kapangyarihan to be part of everything that's happening right now. I think that's one of the things na kailangan natin i-challenge, which is the reason why events like this, especially the scale, no, sa dami ng mga students na nandun sa loob, it gives me a lot of hope kasi they could then pass on itong nangyayari na to outside. Dapat maingay din tayo. Kung maingay yung fake news, kung maingay yung current trends, whether maganda o hindi, dapat nag-iingay din yung mga tao na gustong gumawa ng positive change, na gustong maging active participants ng social media. And when we understand na, okay, wait lang, yung boses ko pala nagmamatter, yung diskurso pala na nanggagaling sa sarili ko, meron pala siyang pwedeng mag-create na impact, pwede pala siyang maipasa rin sa iba, pwede mag-start ng isang malaking pagbabago, doon natututo ang mga kabataan na, okay, hindi pala sayang yung effort ko. And napansin ko, especially sa mga generation niya, sa Gen Z, when they see na may nakikinig sa akin, na may nangyayari sa sinasabi ko, na-empower sila, na-embolden sila. And through that, I'm hoping na we can flip things on its head. Hindi na tayo nagmamana na lang. Tayo yung nagpapasa din. Ayan na nga, schoolmates. Gab and Tricia, ayan. At nandun din si Ayin. Ayin. Ayan. Si Pipay, si Senator Win, tsaka yung mga, alam mo talagang prominent na mga social media influencers. Right. No? Beauty queen. Yes, exactly. Yes. Kaya sobrang nakakatulong talaga sa youth yung mga ganitong event. Kaya naman, saludo kami sa inyo, LPU, for hosting events na katulad ng Social Media Fest. Ang point ng mga influencers doon ay parang na-discover nila yung
parang yung pandemic, they've used it to their advantage in order to rediscover themselves and mm-hmm. and to learn new hobbies as well. Yeah. Na parang they're teaching our schoolmates na kung gusto nyo mag-venture into sharing whatever na ginagawa mo on SOCMED, you have to be responsible. You have to be held accountable for your actions. At hindi lang basta dapat nagpo-produce ng content just for clout. Right. At syempre dapat reliable yung source ng information na pinagkukunan natin, which is magkakaroon nga ang Facebook ng paid subscription. Pero ito, schoolmates, parang pilot pa lang daw siya, no? Na parang ang sinasabi is same as how they do it in YouTube, in Instagram, pero dito paid subscription in terms na kapag nagbayad ka, magiging verified users, magiging verified user ka. So magkakaroon ka ng check mark. Ano ba yung thought natin dito? No? So schoolmates, medyo since nandun tayo sa topic ng social media, nakita natin yung mga social media influencers and ano yung advocacy nila. Yung iniisip ko dito, first, ano ba yung connotation natin ng verified user? Di ba dati, kapag sinabi mong verified user, dapat marami kang followers, parang yung engagements mo. Engagements mo, mataas. So parang, tsaka tinatrack ka ni Facebook eh. Kung ano yung activity anong industriya mo. Di ba? So parang you're put in public scrutiny when you are a verified user. Pero now, parang yung gusto nilang mangyari is that kapag ikaw ay isang verified user, it gives you more security from impersonation. Ito, di ba yung parang sinasabi nilang sample is yung pag may mga memes, yung ikaw yung kinote, tapos parang for them daw, it's a way to avoid impersonation in that aspect na mamis quote ka, na kumbaga, to avoid the spreading of fake news. Pero, yung point natin dito, schoolmates, tingin nyo ba kapag paid subscription, parang it's a good way to promote social media responsibility dahil verified user ka? As ako, a verified user. As a verified user. Pwede, pero may reservations ako, guys. Yeah. Kasi hindi ko kabisa ang guidelines, ha? Kasi kaka-launch lang nito. Ilo-launch pa lang, di ba? Mm-hmm. Pero that magkaroon pa rin ng checks and balances. Yes. Hindi pwedeng bayaran mo yung credibilidad. Correct. Para sa akin, yung credibilidad, hindi po yan nabibili. Schoolmates, yan ay pinaghihirapan, pinagtatrabahuhan. Kumbaga, ina-earn, di ba? Katulad ng, katulad ko, bago ko magkaroon ng verified blue check sa Facebook, ang tagal na panahon mula student leader hanggang sa naging host sa PTV. So dapat yung proseso pa rin na ginagawa nila for checks and balances, for ano yung authentication, gawin pa rin nila. Yeah, kasi if you can just pay for verification, di lahat pwede nang magpa-verify, di ba? Mm-hmm. Or pwede pa rin na multiple accounts yung magpa-verify. Uh-oh. Pero iba, isang tao lang yun, tapos multiple accounts. Something to think about, no? Interesting, ah. Di ba? Pero sana, hindi lang for profit to, di ba? Yun yung inisip natin na parang it might be a revenue thing lang, kasi because we know naman, di ba, dun sa social media, especially sa mga schoolmates natin na up-to-date dyan, ang daming na layoff na workers ng Facebook, ng Metaverse, actually, ng Instagram, di ba? Twitter even. So parang, is this just a heat of the moment na, basta magkaroon tayo ng subscription para lang tumas yung revenue at the same time for the sake of cybersecurity. Tsaka from the lens of the followers naman. Mm-mm. Halimbawa, pag, siguro it's a good, ang isa din sa good thing na nakikita ko, na possible, halimbawa, nakita nila na gusto nila mag-quote ng, gusto nila gawing source itong isang influencer. Right. Credible, kasi, galing sa verified account. User. Oo, pero yun nga, ang dami pa ding, siguro, revisions or measures na kailangan i-consider para ma-verify yung account mismo, aside from paying the subscription itself. Dito natin marirealize na napaka-essential na ng social media. Correct. Sabi nga ni Pipay, it could either make or break you. Kaya naman ang hamon sa atin, hindi lang sa mga influencers, content creators, pero sa inyo, schoolmates, sa mga kabataan na aktibo sa social media, we have to be responsive in forwarding values and principles. Kagaya ng pinanghahawakan natin dito sa programa natin, kaya nakakatanggap tayo ng parangal, no? Marami mang hindi... Yung verification mo, parang award yun. Exactly. Diba? Marami mang hindi tumangkilik, no? Sa ating ginagawa. Pero ang importante, alam nyo na nasa tama kayo, tamang information pa rin. Kasi nga, ang SOCMED, napaka makapangyarihan. It could either make or break us. Right. Pero I think also, social media is free, eh. Essentially, like the right to speak is free, diba? So parang gets ko naman din yung point na, you wanna have a paid subscription, pero dapat democratize yung idea na what you want is for everybody to have a legitimate source of information. Hindi siya parang magmukhang,
pilot lang, tignan natin kung pwedeng gumana. So, kailangan clear muna yung intent or yung message. But again, it's up to the users naman kung gusto nilang gumamit, di ba? Or mag-pay for a verified usage. Pero ang dami nating pwedeng isipin na way on how to really fact-check on social media. But it could probably work, di ba? Pwedeng, again, it's just an idea. And umpisa pa lamang yan na ating mga tatalakayin ngayon, schoolmates. At mas marami pa tayong topics na pagdidiskusyonan sa pagbabalik yan ng Schoolmates!